kayo na po, anak. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa may lalang tanay inakunian hinirang kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. At ipong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang mga kasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Ating tunay itong pagsisihan sa harapan ng ating pong Jesus na Nazareno. At yakapin din po natin ang kanyang tunay na pagmamahal, pagpapatawad at lakas na ibinibigay sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang mga kasalanan at matubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang maitampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, kailan pa ba kayo tayo makakatikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto, doon isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakuan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain, kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling, binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog
na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Tinanong ni Moises sa Panginoon, "Bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaan mag-isa. Napakalaki ng gawain ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin, lahat ng kaaway agad lilipulin. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Silang namumuhi sa aking napopoot ay magsisiyo ko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ang lalong mabuting bunga nito'y trigo. Ang siya sa inyo'y ipapakain ko, at ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siya sa inyo'y aking idudulot. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Magsitay na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang nabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at naglakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kailang makakain. Hindi na sila kailangan umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo no ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin niyo dito. Sinabi niya, pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang limang tinapay at dalawang isda, at tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpirapiraso niya ang mga tinapay at inuutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain sila lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pirapirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Isang magandang gabi po sa ating lahat sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay. Ngayon po ay nasa 18th linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pong pagninilay ngayon, tayo po ay binibigyan ng paalala ng ating Panginoon na ang mga bagay na ating taglay ay mula sa Kanya. Ito'y binibigay sa atin, ito'y may halaga, at ito ay may kaukulan para sa ating paglalakbay na kung saan tayo ay mabusog, tayo ay mapuno, at upang tayo'y lumago kasama ang ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, hindi po tayo nabubuhay na kung minsan wala tayong mga bagay-bagay. Kinakailangan po natin higit sa lahat ang pagkain. Kaya nga po, tayo'y binibigyan ng lakas ng Diyos upang tayo'y magtrabaho, maghanap buhay, upang tayo'y makakuha ng makakain natin. Dahil ito ay isang napakahalaga. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lang direktang ibinibigay sa atin. Bagkos sa buhay na kaloob ng Diyos, diyan namumutawi, diyan nagmumula ang biyaya ng Diyos. Muli, uulitin ko po para sa ating lahat. Sa buhay nating taglay na tinatanggap mula sa Diyos, diyan nagmumula ang biyaya ng ating Panginoon. Ito ay nagmumula din sa atin, sa ating pagkilos at paggalaw araw-araw. Nandyan ang biyaya ng Diyos. Kaya po, kung titingnan po natin ang unang pagbasa, ang mga Israelita ay nagreklamo dahil paulit-ulit na lang ang kailang kinakain. Mahilig silang magreklamo. Ito ay isang ugali ng tao. Parang isang likas para sa atin. Mahilig tayong magreklamo. Sino po ba dito ang hindi nagreklamo? Lahat po yat tayo nagreklamo sa lahat ng bagay. Kahit sa biyaya ng Diyos na ipinagkakalob sa atin, minsan po nagreklamo pa tayo. Ito lang? Kakaunti lang? Bakit ganito lang? Nagtatanong pa tayo. At ito ay isang pagreklamo na kung saan hindi sapat sa ating buhay, sa ating paningin. Pero kung titingnan po natin at galing sa Diyos mismo, iyan ay puno at iyan ay may halaga at iyan ay buo na ibinibigay sa ating lahat. Sa ating ebanghelyo, mga minamahal na kapatid, nalaman nila si Jesus
ay nasa isang buok na kung minsan nag-iisa doon at sumunod ang napakaraming tao dahil alam nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At narinig po natin sa ating Ebanghelyo, parang ganito, dapat hapon na nag-aalala ang mga alagad ni Jesus dahil sa napakaraming tao, saan sila kakain? Sabi ni Jesus, huwag silang aalis. Walang aalis sa kanila, pero nag-alala ang mga alagad. Saan po tayo kukuha ng pagkain? Lilimang tinapay at dalawang isda lamang ang mayroon tayo. Si Jesus ay hindi natatakot. Ang ating Panginoon ay hindi nangangamba sa napakadaming tao dahil kaya niya itong pakainin at bigyan. Sa ating buhay, mga minamahal na kapatid, tayo po'y dumudulog. Napakadami po natin. Tayo po'y nananalangin. Sabi po sa isang panalangin natin, ang naghahanap ay makakatagpo. Na po, ang kumakatok ay binubuksan. Ang humihingi ay pagbibigyan. Ganito ang ugali ng Diyos na ibinibigay sa atin. Hindi nagpapabaya ang ating Panginoon. Maganda mga kapatid na balikan natin ang Ebanghelyo sa unang bahagi. Sa napakadaming tao, ano ang nangyari kay Jesus? Ano ang kanyang naramdaman? Ang habag sa kanila. Ang habag ng ating Panginoon. Ibig sabihin, may pakiramdam ang Diyos sa atin. Tinitingnan ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Ano ang kailangan nating gawin? Sumunod sa Kanya at makinig sa Kanya. At sinabi ni Jesus, nung tinanggap niya ang limang tinapay at dalawang isda, siya'y tumingala sa langit, nagpasalamat at ibinigay at binahagi ito. Ito ay isang tanda na kung saan sa pagbibigay o pagtanggap ng biyaya, kailangan natin tumingala at magpasalamat at kumilala sa kadakilaan ng Diyos. Hindi kailangan magreklamo. Kung tayo nakatanggap ng biyaya, marunong tayong tumingala, Lord, salamat. Tayo magpasalamat dahil sa ginawa ni Jesus, doon nangyari ang imposible pero posible sa Panginoon. Ang himala na mapakain ang lahat, ang libu-libong tao, dahil siya'y marunong magpasalamat, marunong kumilala at marunong magbahagi sa isa't isa. At pagkasama natin ng Diyos, walang imposible, palaging posible ang mangyayari sa atin. At mga minamahal na kapatid, ipinapakita sa atin ngayon sa ating Ebanghelyo ang kasaganaan ng ating Panginoon. Hindi ipinagdadamot ng Diyos ang kanyang kasaganaan. Ang kanyang mayroon ay ibinabahagi sa atin. At tayo din ay pinapalalahanan sa ating buhay. Tayo ay instrumento ng kabutihan ng Diyos. Ang pagbabahagi ay nasa ating mga kamay. Tayo'y ginagamit ng Diyos para ito'y bahagi at doon tayo nakagawa ng himala. Nakikibahagi tayo sa posible na ginagawa ng Diyos para sa atin. Kaya din natin gawin araw-araw sa buhay natin. Kaya mga minamahal na kapatid, tatlong puntos ang nais kong iwan sa aking pagninilay ngayon. Una, wagas at totoo ang habag ng Diyos. Totoo at wagas ang habag ng ating Panginoon. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Tutulungan tayo at bibigyan niya tayo. Kailangan lang natin lumapit sa Kanya at makinig sa Kanya at gawin ang mabuti para sa atin at para sa Kanya. At pangalawa, ang kasaganaan ay tunay na nagmumula sa ating Panginoon. Kahit anong mayroon tayo, sinasabi natin kulang pa din. Kahit anong mayroon tayo, sinasabi natin salat pa rin tayo. Wala tayong kontentuhan sa buhay. Hindi tayo napupuno, hindi tayo nakukumpleto. Pero mga minamahal na kapatid, pinapalala sa atin ngayon ang kasaganaan na tunay na nagmumula sa Diyos.
Kung tayo binibigyan ng biyaya, iyan ay puno at buo at kumpletong ibinibigay sa iyo. At pangatlo ay ang pagsunod. Kaya nga po yung napakaraming tao nakikilala si Jesus at sila yung sumunod sa ating Panginoon. Sa buhay po natin, kahit anong galing natin, kahit anong yaman natin, kung hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon, hindi tayo magtatagumpay. Walang kahulugan ang ating buhay. Kaya po ang napakaraming tao na sumunod sa Kanya, kailangan nila si Jesus. Tayong lahat ay nandito. Kailangan natin ang ating pong Jesus Nazareno sa buhay natin. At kung yan tatanggapin natin ng tunay at buo sa ating mga sarili-sarili, nandoon ang kasaganaan at tayo pakikinggan at bibigyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Siksikliglig at umaapaw pa. Amen. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo na may pananalig sa ating Ama nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan, sa kanilang pangangailangan. Ang ating pong itutugon sa bawat kahilingan, Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo naway sumaksi sa salita at sa gawa, sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nagugutom at nangangailangan, manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga leader ng mga bansa na may panginangahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na maipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon, wala ni isang bansa ang malagay sa panganib na pagkagutom. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, o Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, o Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, o Panginoon. Ang mga tapat na yumao naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan, manalangin tayo. Ikaw ang aming tinapay, o Panginoon. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan. Ama ng naming nasa langit, bigyan pansin kaming nangangailangan ng iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at huwag mo kaming ipahintulot na mawalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagsipo muna lahat. Stay na po lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagayin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyon sa nang kalugdan at kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo'y ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang mukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabering Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal nang namuhay din sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang nagbibigay sa atin ng pagkain araw-araw. Lubos niyang ibinibigay para ito tayo magpatuloy patungo sa Kanya. Ito siya ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare uli minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malisar pa ng pare uli minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa mundo.
kaloob at pagsasalo. Pagkatapos ng misa, wiwiskan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kami hindi mo ipinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat na lubos na kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuho kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dadala ng mga imay at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal walhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,